Let us now pray the Oratio Imperata for protection against COVID-19. Please all kneel. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ngayon ang 9th na araw ng ating pagsisimbang gabi. Habang naghihintay tayo sa Kapaskuhan, samahan natin si Zacarias sa pagbati sa pagdating ng Panginoon. Si Jesus ang araw ng tagsibol na maghahatid ng liwanag sa sangkatauhang nalalambungan ng kasamaan at kamatayan. Ngayong nasulyapan na natin ang unang sinag ng umaga, lubos tayong nasisiyahan sapagkat abot tanaw na ang kaligtasan natin. Sa simula ng ating pagdiriwang, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at pagpapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwat sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat. Makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon
ay sumasa iyo. Ngunit nang gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at sa lahat mong kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na din nagmamaliw, ang sa tuwin at tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging magahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging magahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Sinag ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan, halina kami tanglawan. Alleluia! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kakakabaga ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Masaya po tayong natitipon ngayong gabi na ito ang pangsiyam na gabi, ang huling araw ng pagsisimbang gabi natin. At ako po ay nagagalak din na pangunahan po ang pagdiriwang na ito. Nagagalak po ako na kapiling kayo ngayong gabi na tayo ay nagkakatipon sa Eucharistia, sa ating panghuling araw ng paghahanda sa dakilang kapistahan ng Kapaskuhan ng ating Panginoong Hesukristo. At marahil, mga kapatid, kapag sumasapit ang huling araw ng simbang gabi, siguro isa sa mga tanong na nasa isip natin ay, matatanggap ko kaya ang biyayang aking ipinagdasal? Marahil ito ang unang pumapasok sa ating isipan. Panginoon, matanggap ko na sana ang aking pinagdarasal. Kaya ang unang tanong natin agad sa huling gabi ng ating pagsisimbang gabi ay, matatanggap ko kaya o natanggap ko na ba? Pero ngayong gabi na ito, mga kapatid, ay mayroon din pong isang katanungan ang Panginoon sa atin sa huling gabi na ito. Hindi lamang kung natanggap ko ba ang biyaya, kundi sana tanungin din po natin ang ating mga sarili. Pagkatapos ng siyam na araw ng pagsisimbang gabi, ano kaya ang nabago sa akin? Ganyan ang biyaya. Ang biyaya ay hindi lamang tinatanggap, ang biyaya ay nagpapanibago sa atin. That is grace.
Grace is not just something that we receive. Grace transforms us. Kaya sana tuwing darating ang panghuling araw, nagsasaya tayo, natapos ko ang siyam na araw ng simbang gabi. Bukod sa pagtatanong kung matatanggap ba natin ang biyayang hiniling, tanungin din sana natin, ano kaya ang binago sa akin ng biyaya ng Diyos? Dahil ang biyaya ay hindi lamang tinatanggap, ang biyaya ay nagbabago sa atin. Ganyan po ang paalala ni Propeta Nathan kay David sa ating unang pagbasa ngayong gabi na ito. Nais ng Diyos baguhin ang pananaw ni David. Sabi ni David sa ating unang pagbasa, nakatira ako sa isang tahanang sedro, sa isang magandang tahanan para sa hari. Ito ang ibinigay sa akin ng Diyos. Ito ang biyaya ng Diyos sa akin. Isang magandang bahay. Pero itinama siya ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa kanya, yan lang ba ang nakita mong biyaya? Magandang bahay? Yan na ba para sa'yo ang biyayang binigay ko? Maliit lang yan. Isa lang yung magandang bahay na yan. Sabi ng Diyos kay David, hindi mo ba naaalala kung paanong binago ko ang buhay mo? Dati, isa ka lang pastol. Ngayon, ikaw ay pinuno ng Israel. Hindi mo ba nakikita ang bayan na ibinigay ko sa iyo? Ang mga tao na pinamumunuan mo, yan din biyaya. Hindi lang ang magandang bahay ang biyaya. Ang mga taong kasama mo, biyaya yan. Ang pamilya, ang mga kaibigan, biyaya yan. Pati ang pamumuno mo sa Israel, ang pagiging hari mo, ang pagiging mabuting pinuno, ay isang biyaya. Parang sinasabi ng Diyos kay David, lawakan mo naman ang isip mo. Huwag naman nakatutok ka lang sa magandang bahay. Hindi lang yan ang biyaya ko. Mas marami pa, mas malawak pa ang biyayang mga ibinigay ko at ibibigay pa sa'yo. Lawakan mo ang iyong isip para makita mo ang dami na ng biyayang ibinigay sa'yo ng Diyos. Siguro ho, isa ito sa mga dapat pagbabago natin pagkatapos ng siyam na araw ng simbang gabi. Lawakan naman natin ang ating pagtingin. Hindi lamang nakatutok sa iisang biyaya. Baka maliit lang yan na biyaya. Mas marami pang biyaya ang naibigay na ng Diyos sa iyo at nais pa niyang ibigay sa iyo, pero nakatutok ka lang sa isang maliit na parte ng buhay. Baguhin, pinapanibago tayo ng biyaya ng Diyos. Nais ng Diyos ang biyaya ay magpanibago sa ating buhay. Grace transforms us, our attitudes, our behavior, our point of view in life, all of these are transformed by grace. God wants to transform us
by His grace. And God also wants not only to transform us, but God wants to transform also our life story. Hindi lamang nais ng Diyos na baguhin ang ating sarili, ang ating pag-uugali. Nais din ng Diyos baguhin ang kwento ng buhay natin upang ito ay maging mas lalong mabuti. God wants to transform the story of our lives into something better. Mas mabuting kwento. Mas mabuting kwento ng ating buhay. In our gospel reading today, we see that the story of Zechariah, his life story, was transformed by God's grace. Dati, si Zacharias, isa lamang siyang simpleng pari na naglilingkod sa templo. Tahimik na naglilingkod, hindi kilala. Pinagtatawanan sapagkat walang anak. Tumanda na hindi nagkaanak. At sa panahon noon, sila ay kinukutya. Pero ang kwento ni Zacharias ay binago ng Diyos. Ang kwento ng kanyang buhay na dating pinagtatawanan, dating tahimik, dating nagdududa, binago ng Diyos at ginawa niyang isang kwento kung saan ang kanyang sariling anak ay naging tagapaghanda ng daraanan ng tagapagligtas. God wants to transform our life story into something better. Marami pa tayong mga narinig na kwento nitong siyam na araw na lumipas ng ating pagsisimbang gabi. Narinig natin ang kwento ni Ana, ang nanay ni Samuel. Hindi rin sila nagkaanak. Ang tawag sa kanila ay mga pinagkaitan ng biyaya. Dati, sa panahon nila, sa lumang tipan, kapag wala kang anak, pinagkaitan ka ng biyaya ng Diyos. Pero binago ng Diyos ang kwento ng kanyang buhay. Kung sino pa ang mga pinagkaitan, sila pa ang nagbigay. Sila pa ang naging mapagbigay. Kaya noong nagkaanak si Ana, ibinigay niya ang kanyang sariling anak na si Samuel sa templo para maglingkod. Siya na nga ang pinagtawanan, siya na ang pinagkaitan, pero siya pa sa huli ang nagbigay at naghandog. God has transformed her life story. Narinig din natin ang kwento ni Jose at ni Maria sa pagsisimula ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Nakabalita sila sa pamamagitan ng anghel na magkakaanak si Maria sa tulong ng Espiritu Santo. Pero noong una, natakot si Jose. Kahit si Maria noong una ay tinanong ang anghel, paanong mangyayari ito? Pero ang kwento nila na noong una may pagdududa, noong una ay parang kulang sa pananalig, binago ng Diyos. Ginawa niyang isang mas mabuting kwento.
ang kwento ng kanilang pag-aasawa na nagsimula ng hindi maganda, mayroong problema, naging kwento ng pag-asa at kaligtasan. Mga minamahal na kapatid, itong siyam na araw na ito, ano kaya ang binago ng Diyos sa buhay ninyo? Nais ng Diyos baguhin at gawing mas mabuti ang kwento ng ating buhay. Kaninang hapon ko ay yung nakolekta po natin na mga donasyon para sa mga biktima ng nakaraang bagyo ay na-turn over po natin sa iba't ibang mga dioceses. Ilalabas po namin yung listahan sa mga susunod na araw. Tuwang-tuwa ho ako kanina sapagkat isang message pa lang namin doon sa diocese, ibinigay namin yung kopya ng deposit slip at ng sulat ng ating rektor. Aba, agad-agad sumagot. May mga obispo pa na personal na nagpapasalamat sa ibinigay po ninyo para sa mga diocese. Totoo ngang ang biyaya ay nagbabago ng buhay. Maaaring yung pinagdaanan nilang bagyo ay siguro naging traumatic sa maraming pamilya. Nabago ang kanilang pagtingin sa buhay. Maaaring nawala ng tahanan, nawala ng mahal sa buhay, nakapagbabago ng buhay, ng isip, maaaring natatakot sila at nangangamba. Pero dahil sa tulong po na tinaabot ninyo, sa biyayang na ibahagi natin, mababago rin ulit natin kahit paunti-unti ang kanilang mga nasirang tahanan at buhay. Hindi ba't maganda ang biyaya? Hindi lamang ito tinatanggap, nagbabago pa ito ng buhay. At sana po mga kapatid, hindi lang buhay nila ang binago natin, kundi sa pagbibigay po ninyo ng kahit anong makakayanan ninyo para makatulong sa kanila, hindi lang buhay nila ang nabago, sana pati buhay ninyo at puso ninyo ay nabago sa pamamagitan ng pagbabahagi natin ng biyaya. Nakita nyo na mga kapatid, ang biyaya hindi lamang tinatanggap at ibinibigay. Ang biyaya ay nagbabago sa ating buhay. The grace of God is not only received, not only given. The grace of God transforms our very lives. Sana po itong siyam na araw na ito ay tunay ngang nagbago sa inyo. Pag-uwi ko ninyo at mamaya habang nagdadasal tayo ng tahimik, tanungin natin ang ating sarili, ano ang nabago sa akin? Naging mas madasalin ba ako? O mas inantok ako sa misa? Ano kaya ang nabago sa atin? Mas naging pasensyoso kaya ako? Mas naging maunawain kaya ako? Mas lumawak kaya ang pagtingin ko sa buhay? Mas lumalim kaya ang pananampalataya ko? Mas naging mabuting Kristiyano kaya ako? Mas naiisip ko na ba ngayon ang mga nangangailangan sa aking paligid? Baguhin nawa tayo ng biyaya. At sana, pagnilayan din natin, paano naman kaya babaguhin ng Diyos ang kwento ng ating buhay?
sigurado tayong gagawin ng Diyos mas mabuti ang kwento ng ating mga buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, pinasalamatan ni Zacarias ang Diyos dahil sa pagiging tapat nito sa pangako. Bunga ng pagtitiwala sa pagiging bukas palad ng Diyos, idulog natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, halina Panginoon at pagpalain kami. Halina Panginoon at pagpalain kami. Nawa ang Santo Papa Francisco at mga kasama niyang lingkod sa simbahan ay patuloy na magpaalala sa bayan ng Diyos ng mga magagandang pangako ng kanyang paglingap at pagliligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Panginoon at pagpalain kami. Nawa ang mga kawani ng pamahalaan ay tumulad kay Zacarias na umasa sa Panginoon para sa kanilang mga pangangailangan sa halip na kumuha sa kabanang bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Panginoon at pagpalain kami. Nawa ang mga nakatatanda ay magbigay inspirasyon habang isinasalaysay nila sa susunod na henerasyon ang kanilang mga karanasan ng pagpapala at pagliligtas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Panginoon at pagpalain kami. Nawa ang mga kabataan ay mapuspos ng ibayong sigla at pag-asa habang hinihintay ng lahat ang muling pagdating ng manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Panginoon at pagpalain kami. Nawa, ingatan ng Diyos ang mga mahal natin sa buhay na namayapa na at maibsan nawa ang kalungkutan at pananangis ng kanilang mga naulila. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Panginoon at pagpalain kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Panginoong mahabagin at mapagmahal, tulungan mo kaming maging malakas at matiyaga sa gitna ng mga kahirapan. Nawa ay huwag kaming mawalan ng pag-asa sa katuparan ng iyong mga pangako. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pagkakain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin, upang ang pagkakain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pagindapatin nawa nito na aming panabikan ang pagdating ng iyong anak ng may dalisay na kalooban. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilakad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Siluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo rin at pagindapatin kaming lahat na makasalo rin kami sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos kay Kristo Jesus, tumawag po tayo sa ating Amang mapagmahal.
Inihiling po namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Luhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinatawag niya upang tumanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo. Amen. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ng iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ng walang kupas na bigay, ng walang maliw na pagsilang, ng anak mong aming ipinagdiriwang, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po po sandali ang lahat. Sa pagwawakas po natin ng ating mga misa nobenaryo o siyam na araw ng pagsisimbang gabi sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria bilang paghahanda sa pagdating ng ating tagapagligtas sa dakilang kapistahan ng Pasko ng Pagsilang, ay nais po nating pasalamatan ang mga taong tumutulong sa atin upang tayo ay magkaroon ng maayos na pagdiriwang. Una po ay pinasasalamatan namin ang mga personnel at staff, security personnel also ng Manila Cathedral. Sila po ay matiyagang nagbabantay sa atin, mapagabi man yan o madaling araw, ay sila po ay patuloy na pagtulong at pag-assist sa ating lahat. Salamat din ko sa mga volunteers or servants of the Manila Cathedral. Sila po yung mga nagsisilbi na ating mga lectors and commentators, greeters and ushers, altar servers, lay ministers of the Eucharist, at ating music ministry at choir. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat po ng mga yan ay pagkain lang ho ang binibigay namin sa mga yan at hindi ho namin nababayaran, no? At marami po sa kanila ay galing pa po sa malalayong lugar pero nag-aalay ng oras, pagod at sarili para paglingkuran po tayo para maging maayos ho yung ating pagdiriwang. Palakpakan po muna natin yung mga matapat na naglilingkod sa atin. At gayon din ko ang aming pasasalamat sa inyong lahat na sumama sa amin ng siyam na gabi. Malalaki na ko siguro yung eye bags natin at baka pagod na rin, pero tsinaga po natin ang siyam na gabi. Kasama na po kayong lahat, yung mga nagsisimba ko sa labas, at kasama rin ko ang mga libo-libong nanonood at nakikisisa sa atin through the online broadcast of this Mass. Galing pa po sila sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at mga Pilipino rin, Filipino communities sa iba't ibang parte ng mundo ay kaisa po natin sa ating pagdiriwang. At salamat din ko sapagkat kayo po ay bukas palad na tumulong, nagbahagi ng inyong mga biyaya nang sa gayon ay makatulong po tayo sa ating mga kapatid na nangangailangan. No? Muli, palakpakan niyo naman po ang inyong mga sarili. Maraming salamat po sa inyong pagsisimbang gabi. At gayon din po ay nagpapasalamat din tayo sa TV Maria na patuloy din po na tumutulong sa atin, sa TV5 na nagbo-broadcast ng ating misa tuwing madaling araw, gayon din po ang Intramuros Administration na tumutulong din po sa pagsasaayos ng ating mga pagdiriwang dito sa Manila Cathedral. Sa bukas po, no, bukas ay Christmas Eve, ang misa po ng Christmas Eve dito sa Manila Cathedral ay sa ganap na alas 8 ng gabi, 8 p.m. At ito po ay pamumunuan ng ating minamahal na Arsobispo Jose Cardinal Advincula. At para po sa mga hindi makakatungo sa simbahan, ito pa rin po ay ibabroadcast ng live sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Pero inaanyayakan po sana kung maaari po kayong makadalo sa ating pagdiriwang ay mas maigi, mas mabuti, basta tayo po ay sumunod sa health protocols
nang sa gayon ay makapagdiwang tayo ng Pasko ng pisikal na misa dito sa Manila Cathedral. Sa araw naman po ng Pasko, no, December 25, ang mga misa naman po dito sa Manila Cathedral ay 8 a.m., 10 a.m., 4 p.m. at 6 p.m. Nawa po ay tayo ay makadalo bilang pakikiisa natin at sa kagalakan din ng ating mga puso sa pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Magsitayo na po tayong lahat at hingin ang pagpapala ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayong lahat habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming makapangyarihan at mapagmahal, salamat po sapagkat sa pamamagitan ng inyong tulong at biyaya ay nakapagsimba kami ng siyam na araw bilang paghahanda namin sa dakilang kapistahan ng Pasko. Panginoon, pakinggan niyo po ang aming mga kahilingan. Nawa, Panginoon, ay kalugdan niyo po ang siyam na araw naming pag-aalay. At nawa ay pakinggan niyo rin ang aming mga puso, pakinggan niyo po ang aming mga panalangin. Nawa ang lahat ng mga petisyon at intensyon na dinala natin dito ay dalhin ng ating mahal na ina sa puso ng kanyang anak na si Jesus, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pagpapala ng Diyos. Salamat sa Diyos.